What's up, Vanity Friends? Welcome back to my channel. And yes, nagbabalik po si Mayor. And para sa video natin for today, share ko sa inyo yung review ko about this Aztec Secret World's Most Powerful Soap. So ayun mga best, ito rin pinaka-powerful na sabon sa buong mundo. Totoo ba yan mga best? Malalaman natin sa video na ito. So ito itsura ng sabon mga best. And this one is 219 pesos. Available siya sa Watson's. So ito itsura niya. Ayan yan siya. Pasan siya na bukas na siya mga best. Dahil nagamit ko na yung product na to. And it's my 9th day using this product. And ito itsura niya sa loob. Papakita ko sa inyo. Pasensya na, tinipak ko na siya ha. Kasi ginamit ko na yung kalahati niya. Ito itsura niya sa loob. Ayan. Ayan yan siya. So just like the usual mga best, sabihin ko lang sa inyo yung mga bagay na gusto ko at hindi ko gusto about sa product na to. So simulan natin ngayon sa mga bagay na gusto ko about this Aztec Secret World's Most Powerful Soap. Unang-una na gustuhan ko sa kanya, katulad ng sabi ko sa inyo kanina, is alam nyo naman lagi kong gusto pag product is readily available siya, diba? Especially sa Watson's kasi karamihan sa atin mas convenient bumili sa Watson's kasi mas malapit siya. So this product is available sa Watson's. Pero you have to ask sa mga staff nila para sa product ito kasi hindi lang siya basta-basta naka-display. Kailangan tatanong mo muna siya. Ewan ko kung bakit ganun dahil siguro medyo pricey yung product. So, tatanong mo siya sa staff bago nila ilabas. Okay, hindi siya common sa mga sabon na naka-display doon. Which is sayang naman, diba? Kasi nawawalan ng exposure yung product. Hindi ko lang kapat ayaw nalang i-display. Pero ayun nga, kailangan mo itanong sa mga clerk ng Watson's kung asan itong kanilang Aztec soap para mabili mo siya. I also like the packaging kasi sobrang detalyado ng kanyang packaging ng pagkakagawa. Everything that I need to know about the product is clearly printed on the packaging. Yung kanyang claims, yung kanyang ingredients, instruction, caution, manufacturer, kanilang social media channels is nakalagay din dito mga best. Expiration date, meron din barcode. Tapos super nice ng kanyang packaging kasi naka-engrave or naka-embossed itong kanyang Aztec Secret na print, which is super premium pati ito. Basta maganda yung quality ng kanyang box, hindi siya tinipid. I like it. Another thing na nagustuhan ko is yung sabon itself is malaki siya mga best. Kalahati ito, inahati ko na dito, so imagine niyo ganyan siya kalaki. And matipid lang siyang gamitin. 9 days ko na ginagamit yung sabon mga best at nalapas sa kalahati natutunaw dun sa tinaga ko sa kanya. Tinaga talaga dun sa hinati ko sa kanya mga best, which is super duper good. And yung pinaka gusto ko sa product na to is sobrang bango niya, may lavender siya mga best, sobrang relaxing niya pag ginagamit, and also mabula din yung product. I also like the fact that this product is made in the Philippines. Sobrang natutuwa ako pag nakakakita ako ng mga products na made in the Philippines mga best, kasi nakaka-proud na diba Pinoy ang gumawa, kasi mostly sa atin mga ginagamit na natin ngayon is made abroad, pero wala namang masama doon diba, pero kung may mga made in the Philippines products lang, nakakatuwa lang din na gamitin diba. So ayun, plus point sa akin yon. And also I'm looking at the ingredients ngayon mga best, magaganda yung mga kasama niyang ingredients. Okay, meron siyang kasama, binabasa ko dito yung ingredients na liliit. Meron siyang kasamang pure coconut oil or extra premium pure coconut oil. And alam natin mga best, ang coconut oil is meron siyang moisturizing property sa ating skin. At the same time, antibacterial ang coconut oil, which is super duper good. Meron din siyang kasama dito na apple cider vinegar, which is antibacterial din sa ating skin. Tapos syempre meron siyang kasamang calcium bentonite clay mga best, na ang nagagawa naman para sa ating skin is nadidetoxify niya deeply ating skin mga best, at the same time natatanggal yung mga impurities ng ating balat. I also see here argan oil mga best, na nakakapag-moisturize ng ating skin. Lavender oil na may antibacterial properties and moisturizing and calming sa ating skin, soothing din siya mga best ang lavender. And then, meron din siyang kasamang titanium dioxide na kahit paano is nakakatulong, nakapag-protect ng ating skin laban sa harmful rays ng sun. So, ayun mga best, yung mga main ingredient ng product na to. I'm so impressed sa ingredients niya, as in talagang maganda yung lineup ng ingredients. More on oils siya mga best, tapos meron din lang kasama siyang apple cider tsaka bentonite. Another thing na na-appreciate ko about this product is hindi siya drying sa balat. Siguro nga dahil sa daming oils na kasama niya mga best. It contains argan oil, coconut oil, and lavender oil mga best. Nakapagpa-moisturize siya ng skin at hindi siya drying after mong maligo, di ba? Yun yung most common sa mga beauty soaps mga best. After mong maligo is sobrang drying niya talaga sa balat. So ako na-appreciate ko pag ang whitening soap is hindi siya ganun ka-drying para sa ating skin. Pero no mga best ha, at tandaan nyo na pag whitening soap ang ginagamit nyo, automatic talaga nakakapagpa-dry siya ng ating skin. So you really have to moisturize. Okay, so bonus na lang mga best, pag yung sabon na ginagamit mo is may mga kasama siya mga moisturizing oils katulad ng argan oil, just like this Aztec Secret Most Powerful Soap in the World daw.
So, yun yung mga bagay na gusto ko about this product. Ngayon naman, dumaka tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan about this Aztec soap. Unang-una na dyan, mga best, is price yung product. I think it's overpriced for 219 pesos. Ewan ko naman, mahalan talaga ako sa kanya, 219 pesos. Medyo mahal siya for me. As in, talagang hindi siya pasok, lalo na sa mga vegetarian katulad natin, di ba? Kasi may mga ibang mas affordable na soap din naman, 150 or 100 soap, 100 pesos na soap. Pero maganda rin naman yung quality. Effective din naman siya para sa ating skin. Magaganda rin yung diet at mga ingredients niya, di ba? So for me, medyo mahal po yung 219 pesos over price siya for me. Ayan po yung kanyang tag price, mga best. Nakikita ba? Focus ka. Ayan po, ayan. Ayan, 219 pesos po iyan, mga best. So, para sa akin, yung presyo niya is hindi siya para sa lahat, okay? Hindi siya, as in talagang para sa masa. Mas more on para sa may mga nakaka-LL sa buhay, di ba? Or nakakaluwag-luwag sa buhay. Another thing na hindi ko nagustuhan sa soap na ito, mga best, is nagkaroon ako ng acne breakout sa kanya dito sa aking jaw area. Doon, hindi naman ganun kadami. Nagkaroon ako ng dalawa dito and isa dito. And ngayon, wala naman na siya. Kasi ginamit ko sa aking face for dalawang araw at natinigil ko na siya. Sa katawan ko na lang siya ginagamit ngayon simula noon. Kasi nga nagtinubuan ako ng pimple sa kanya. Siguro dahil nga sa coconut oil. Kasi ang coconut oil, mga best, large yung mga molecules niyan na nakakaklag ng ating pores. So if you have sensitive skin and oily skin, hindi ko siya ma-recommend sa inyo na gagamitin niyo sa inyong mukha, mga best. Especially, unang-una sa ingredient list niya is coconut oil, which means yun yung pinaka-potent sa kanya. That's why moisturizing din yung sabon na to. So kung prone ka sa acne, mga best, kung mabilis kang tubuan ng pimples, avoid using this product sa inyong face. Pwede nyo siyang gamitin sa katawan kasi maganda siya sa skin pagdating sa mga balat sa katawan. Lalo ako, dry yung balat ko, diba? Namo-moisturize niya aking skin. Pero sa face, no po. And lastly, mga best, na hindi ko nagustuhan sa kanya is medyo makati siya sa skin. Though hindi siya drying, kasi usually pag-drying doon nangangati, hindi naman siya drying sa skin. In fact, moisturizing nga siya sa aking balat. Pero medyo may nangangati-ngati akong pakiramdam sa kanya. Hindi ko alam kung bakit. Maybe it's because of the apple cider vinegar. Nagre-react siya sa aking skin. Hindi ko alam. Pero after ko maligo, medyo mga, hindi naman makating-makati, pero medyo mangati yung aking skin. Alam mo, hindi ako mapakali. Medyo nagkakamot ako ng konti. Especially dito sa aking arm area, tsaka sa likod ko, tsaka sa tummy area ko. Medyo makati siya. Yun lang. Medyo nangangati lang ako ng konti sa kanya. Pero tolerable. Pag pinahinok ko naman siya ng aloe vera gel, wala na. Okay naman na. So, yun lang. May pagkati factor sa kanya, mga best. And yung suspecha ko nga is dahil yun sa apple cider vinegar. So, ilang, mga best, ano yung mga bagay na gusto kayo na ayaw ko about this product? All in all, para sa akin, ito ba yung world's most powerful soap? For me, hindi po siya yung world's powerful soap para sa akin. As in, mas marami pang products na mas affordable and mas maganda compared sa sabon na ito. Though this sabon naman is okay siya, mga best, maganda rin yung sabon na to. Pero for its price, mga best, and para sa akin niya, siya yung pinaka-powerful soap in the world. I don't think so. For me, nothing is really special about this product aside sa moisturizing siya, mga best. And marirecommend ko ba siya sa inyo, my vanity friends? For me, hindi po kasi sobrang mahal ng product. Kasi 219 pesos, mga best, makakabili ka ng ilang bar ng sabon doon na maganda, na whitening din. And yung mga ibang ingredients din na maganda, diba? For me, mas gusto ko na lang na ilaan nyo yung budget ninyo sa mas iba pang bagay, diba? You can buy whitening soap, tas at the same time, may lotion ka na for 219 pesos, diba? Pero ito kasi sabon lang mabibili mo for 219 pesos. So yun lang, my vanity friends. Ano, sana nakatulong sa inyo yung review ko about this Aztec Secret World's Most Powerful Facial Soap, mga best. To be honest, ang taas expectation ko sa kanya dahil nga sa tagline nila na world's most powerful facial soap, mga best. Pero na-disappoint ako kasi nothing is really special about this soap. Para din lang tignan siyang regular soap and overpriced pa siya. Ayun lang, ano, maraming salamat, my vanity friends. Sana talaga nakatulong sa inyo yung review ko about this product. Kung nakatulong sa inyo, don't forget to like this video and mag-subscribe ka na din sa ating YouTube channel and turn on the notification bell para notified ka sa mga surating videos, product reviews, and skincare tips katulad nito. Also, mag-subscribe din po kayo sa aking second channel, My Vanity Friends. Diyan ko po sinishare yung mga personal life ko, yung mga personal vlogs ko, yung mga ganap ko sa buhay. Search nyo lang po dyan sa YouTube, MJ Garcia Perez Vlogs. Lalabas na po dyan. And lalagay ko na lang yung link sa description box. Pati na rin po yung mga social media channels ko, lalong-lalo na sa Instagram at MJ James Perez. Follow nyo po ako dyan.
At kung hindi ka pa member ng ating private group sa Facebook, search mo lang dyan, hashtag Vanity Friends para makasali ka dyan. We already have more than 57,000 members. So pwede kang mag-post ng product reviews mo, skincare tips, or kung may questions ka, pwede mo rin dyan i-post. Maraming pwedeng tumulong sa iyo mga best. It's a community ng mga mahilig sa skincare and sa makeup. Gusto ko na rin i-take yung opportunity na to para makapag-shoutout ako sa mga nag-comment sa recent video natin mga best, yung sa about sa bubble clay mask. So shoutout kay Janica Ponferrada, kay Irish Jane Com, kay M. Selfajardo, kay Kristen Tivoli, kay Rica Rose Tolentino, kay Arlene Maghandog, kay Jolan Jose, kay Maylan Pasha, hello Lance, kay Abe Joy, kay Trisky Pagkatipunan, kay Renan Legardia, kay Mami Jen, kay Anka Burnay, kay Mary Joy, kay Kathleen Rose, kay Eden Quito, kay Magnolia Arceo, kay Monette Pastrana, kay Aristoteles de Guzman, kay Maria Malik, at kay Chan Lim. Ayan, shoutout sa inyo mga best, and thank you so much for always supporting me and sa pag-comment. Ikaw, kung gusto mo ma-shoutout sa next video natin, don't forget to comment anything about this video para ma-shoutout ka ni Mayor. Ayun lang, maraming salamat, my Vanity Friends. God bless us always, and you guys are really, really, really awesome. Bye!